palakpakan muna natin ang Panginoon. Pray na atin ni Diyos na nakakabuti. Ang Diyos na kailanman may nagpapaya sa atin. Ang Diyos na punong-puno ng pag-ibig. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Skipa, tayo po muna yung manalangin. Sino pa ang mananalangin? Katagumpayan, Panginoon, at sa mga patuloy mo, Panginoon, na paggagabay sa akin. Maraming salamat, Lord. Ano ang Panginoon, ang ating pagkulang pagkakasala na nagkatawa sa Panginoon. Pagkakasala malaki, umalain, maliit, sinasadya man ito, Panginoon, hindi. Okay, hindi po ang pagkakawaran sa inyo. Ang bawat isa sa amin, Panginoon, ay nakakawarin mo sa amin. Isip, Lord, ang aming mga puso at isipan sa habang kami, Panginoon, ay magsunod sa iyo, Lord. Wala po kami ibang luluwal ating kundin at iyong katilang pangalan, Lord. Amen. Maraming salamat at ganoon din po, Lord, sa aming teacher na yung gagamitin sa gabi ni Lord. Patuloy mo siya, Panginoon, na aming niya ng wisdom and knowledge sa pagtuturo niya ng iyong mga salita, na lahat na sasabihin niya ay manggagaling lamang, Panginoon, sa iyo. Kalooban, Panginoon. At buksan mo rin po, Panginoon, ang aming mga puso at isipan na lahat na aming mapapakinggan ay dumino sa aming puso at isipan at maganap sa aming buhay. Lord, maraming salamat. At ganoon din po, Lord, sa dako apat na sumunod ng dako ito, Lord, inilalapit po namin ito sa iyo. Inisip rin po, Panginoon, sa gabi nito. Alisin mo, Lord, ano mang gawa ng kaaway, Panginoon, ano mang hindi mo kalooban ng Espiritu sa dami mo, Lord. Aming tinatapay, pinapalayas, Jesus name, Jesus name. Wala po kami upang inaanyayahan yung Santong Espiritu na patuloy na pumino sa aming kalagitnaan. Pagkapos po si mong Panginoon ang bawat isa sa amin, Lord, at yung banal na Espiritu. And Lord, maraming salamat. Maraming salamat. Yan, lahat ng ito, Panginoon, ay aming itinataas lamang sa iyong dakila at makapangyarihan ang pangalan. Ang lahat ay magsabi. Amen. Praise the Lord. O tayo po ay umawit sa Panginoon. Sumbahin natin ang Lord sa pag-awit po natin ng Noah Team. Pangunahan tayo ni Brady. Sige po. Patuloy po natin papurihan ng ating Panginoon. No.
Ephesians 4:5-6. Ephesians 4, 5 to 6. Ang sabi po dyan. Verse 5, one Lord, one faith, one baptism. Verse 6, one God and Father of all, who is over all and through all in all. Basta ng Diyos ang kanyang mga salita at pwede na po kayo makaupo at isang mapagpalang hapon po sa bawat isa. Salamat sa Lord at muli tayong tuturuan ng Panginoon sa hapon na to. Amen. Oh, sa panahon po natin ngayon, nahirap pong halaman kung ano po ba yun o ano at alin ang tunay at totoo. Kasi nga po, ang daming mga counterfeit or ang daming mga fake na po, hindi natin alam kung ano ba yung totoo. For example, yung mga gamit sa mga bag na lang, di po ba? Ang daming fake na halos ay kapareho at katulad ng mga branded. Kung hindi ka talaga marunong tumingin, hindi mo malalaman kung ano yung fake, ano yung branded. At maging sa spiritual po, marami din nagsasabi na sila yung nasa truth, sila yung nasa katotohanan. Kaya iba't iba ang paniniwala. Merong isa, merong dalawa, merong tatlo pa nga. Yun ang pag-aaralan natin ngayon. Kung ano ba talaga ang totoo. Nasa lesson 9 na po tayo ngayon. Lesson 9, ang title po ay 1 or 3. 1 or 3. What is the truth? Ayan. Ano daw po ba talaga ang katotohanan? So, iisa lang po yung Bible. Kaya lang, na po, isa lang yung Bible, pero maraming religion, maraming interpretation, various doctrines and teachings about God and gods. So, mapapansin natin yung may gods. Ibig sabihin, mga Diyos-Diyosan. Marami yon. Pero po yung isa, yung God natin ay isa lang. Sabi nga po. Kaya marami sa atin hanggang ngayon, ay may mga tanong pa rin sa ating mga sarili na katulad ng what is the truth? Ano ba talaga yung katotohanan? Ako,
ano ba yung sinasabi ng Bible tungkol sa Diyos? Ano po? How many are they? What is His name? What is He made of? Yan. Yan po yung mga tanong ng marami. Yan po ngayon ang pag-aaralan natin. Yan ang sasagutin ng Bible. Hindi tayo, kundi ang Bible mismo. Kaya mas mahalaga po kung meron kayong mga ballpoint dyan, mag-take note kayo, or sa cellphone ninyo, nang sabihin po, alam po ninyo yung sasagot ninyo ng mga verses just in case na meron po kayong ma-encounter na magtatanong sa inyo tungkol sa ating pag-aaralan ngayong hapon na to, o ngayong gabi. So, Roman number one, ano po yung unang-unang tinatanong? What is God? What is God? Sabi po sa John 4:24, God is Spirit. Ano daw ang Diyos? Espiritu. And those who worship Him must worship in Spirit and in truth. So, yan, pumasok po yung truth dyan. So, ano daw po ang Diyos? Siya ay Espiritu. Pag sinaming Espiritu, hindi po siya nakikita. So, ang Diyos ama po natin, ang Diyos po ay hindi nakikita. Kaya nga po, every time na tayo ay sumasamba, tayo ay nananalangin, dapat nakapikit tayo. Kasi hindi naman natin siya makikita eh. Na po, para nang sa ganon, nararamdaman po natin yung presensya ng Panginoon. Kasi nga, in spirit. Kaya dapat pag tayo ay sumasamba, tayo ay nananalangin. In the spirit din po tayo. Ayan, para po maramdaman natin ang Panginoon. So, pangalawa, the second question po is, how many gods are there? How many gods are there? Sabi po sa Deuteronomy 6:4, Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. So, ilan daw po ang Diyos? Tingin nga po, tingnan ko nga yung one ninyo dyan. Ilan ang Diyos? Wow. Ayan, tandaan po natin. Isa lang po ang Diyos na po. Sabi po sa Isaiah 45:5-6. Verse 5, I am the Lord and there is no other. Wala daw pong iba. Kasi nga, nag-iisa lang siya. There is no God besides me. I will gird you, meaning palalakasin kita, though you have not known me. Kahit hindi mo pa ako kilala, papalakasin kita, sinasabi ng Panginoon. So verse 6, that they may know from the rising of the sun to its setting that there is none besides me. I am the Lord and there is no other. Wala na daw pong ibang Diyos. Nag-iisa lang siya. Wala siyang katabi. No po? Siya mismo ang nagsabi na siya ay nag-iisa. Wala pong iba. Mula daw sa pagsikat ng araw hanggang sa paglubog nito, wala siyang katabi, wala siyang kasama sapagkat isa lamang ang Diyos. Wala nang dapat pagtalunan. Wala nang dapat i-question mo ba? So, yung sabi, one of three, yung title natin kanina. One of three, one lang po talaga. Kasi nga, iisa lang naman ang creator natin. Isa lang yung lumalang ng lahat-lahat. So, yan po yung nag-iisang Diyos natin. Roman number three, ano po yung susunod na tanong? Who is that one God? Sabi natin kanina, ang Diyos ay Espiritu, siya ay nag-iisa. Sino siya? Who is that one God? 1 Corinthians 8:4-6. Verse 4. As concerning therefore the eating of those things that are offered in sacrifice unto idols, we know that an idol is nothing in the world, and that there is none other God but one. And sabi ganyan, diba? Wala yung mga idols na yan. Wala yung mga ino-offera rin yan kung ano-ano na yan. Kasi isa lang ang Diyos. And verse 6, but to us, there is but
one God, the Father. So, sino daw yung, sino daw ang Diyos na yan? Who is that one God? The Father. Yan. That one God is the Father in heaven. So, siya yung Diyos na kinikilala natin. Siya yung Ama. Ang Ama sa langit, ang nag-iisang Diyos. So, Roman number 4. Lapit tayo matapos. Roman number 4. If God is the Father, sabi natin kanina, di ba, ang Diyos ay Espiritu, ang Diyos ay Isa, siya yung ating Ama, what is His name? So, ano daw ang pangalan ng Ama? Oh, Ama. Sabi sa Isaiah 9:6, for unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace. So, sa Old Testament pa lang po ay pinahayag na ng Diyos kay Isaiah na po na may ipapanganak na isang sanggol na lalaki na mamamahala sa atin. Siya yung makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama. Sino po yung sanggol na yun na ipinanganak? Alam natin yun. Ang sabi dyan, ang makapangyarihang Diyos. Siya po yung, for unto us a child is born, may ipapanganak. Siya daw yung mighty God. Siya yung everlasting Father. So yung Diyos mismo na Espiritu ang tanggol na ipapanganak. So anong pangalan? Ang ipinapabibig, ang sinabi ng anghel kay Joseph. Anong ipapangalan doon sa tanggol? Matthew 1:20-21. Verse 20, but while he thought of these things, behold, the angel of the Lord appeared unto him in a dream, saying, Joseph, the son of David, fear not to take unto thee Mary thy wife, for that which is conceived in her is the Holy Ghost. Verse 21, and she shall thou bring forth a son, and thou shalt call his name, anong pangalan? Jesus. For he shall save his people from their sins. Ayan po ang pangalan ng ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kasi siya po yung isinilang. Di po ba? Siya po yung nakita ng, siya po yung Diyos na isinilang na po. Na ang pangalan na gagamitin o ibibigay ay Jesus. So, naliliwanagan po ba ninyo o nalilito kayo? Yeah. So, paano kaya nangyari yun? So, yun na po yung pinakahuli natin pag-uusapan. So, Roman number 5, how did Jesus turn out to be the God, the Father? So, paano yun? Diba? Sabi natin, yung Diyos na makapangyarihan sa lahat, ay Espiritu. Tapos, bakit naging siya si Jesus? Paano nangyari si Jesus? Yun po yung ating God the Father. Sa 1 Timothy 3:16, ang sabi po dyan, and without controversy, great is the mystery of godliness. Andun po yung mystery of godliness. God was manifested in the flesh. Yan po yung sagot. Paano nangyari? God was manifested in the flesh, justified in the spirit, seen by angels, preached among the people, at hindi pa tapos, believe on in the world, received up in glory. So yan po. So, ano ang sagot po dyan? God was manifested in the flesh. So, ang Diyos po ay nagkatawang tao. Diba? Espiritu nga kasi siya eh. So, kailangan niyang mag
sukod ng laman ng fresh para po sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus Kristo. Si Jesus po, siya yung nakita ng mga angels, siya yung nangaral, di ba sabi dyan sa binasa natin sa Timothy, seen by angels, rich among the Gentiles. So siya po, si Jesus po yun, di po ba? Si Jesus, hindi ang katauhan ng Diyos Ama kapagkat Espiritu nga siya. So, hindi siya pwedeng makita ng mga anghel, hindi siya pwedeng mangaral ng salita ng Diyos kasi nga po siya ay Espiritu. So, sino ang nangaral? Si Jesus. Siya po yung naging katawang tao ng Diyos. Kaya kailangan niyang magsuklob ng laman, na po kailangan niyang mag-manifest in the flesh upang maipanganak siya bilang tao. Kasi nga po, Espiritu siya, paano siya mangangaral? Hindi man natin siya marinig, hindi natin siya makita. So, kailangan niyang magsuklob ng laman, kailangan niyang maging tao. So, hindi na lang basta-basta siya susulpot na isang tao. So, kailangan po siya ipanganak. At ang pinanganak ay si tinawag na Jesus. Kaya po, yun po ang nangyari. At para makita siya ng lahat, kailangan maging tao siya. So, ang Diyos Ama na naging tao ay tinawag na Jesus. Yun po. Kaya nga, nung magtanong si Philip, di po ba, anong sabi ng Lord? Sa John 14, 8-11. So, verse 8. Philip said to him, Lord, show us the Father and it is sufficient for us. Show us the Father. Paano naman niya ipapakita yung Ama mismo? Ha? Eh, Espiritu nga yung Ama. Kaya yan po ang sabi ni Felipe sa kanya na siya daw po ay masisiyahan na pag nakita niya ang Ama. So verse 9, sabi ng Lord, Jesus said to him, Have I been with you so long? And yet you have not known me, Philip. He who has seen me has seen the Father. So how can you say, show us the Father? So ano sabi yan? Matagal mo na akong kilala. Matagal mo na akong kasama, Felipe. Hindi mo pa ako nakikilala? Ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. Kasi nga, siya ngayon, di po ba? Siya yun. Kaya sabi, bakit mo sasabihin, ipakita mo sa akin ng Ama eh. Ako na nga ito. Kung sa verse 10, sabi po dyan, Do you not believe that I am in the Father? Ayun yun eh, do you not believe? Di ka ba naniniwala na ako nga ito na sumasa akin ng Ama? Diba? And the Father is in me. The words that I speak to you, I do not speak of my own authority, but the Father who dwells in me does the works. So napakaliwanag po na, di ba? Na sabi ng Panginoon mismo, ako'y suma sa Ama at ang Ama'y suma sa akin. Ang mga sinasabi ko, hindi ganang sa akin, kundi ang mga ginagawa ko, hindi ganang sa akin, kundi ang Ama na nasa akin. Ang nagsasalita sa inyo, ang gumagawa at nakikita niyong miracles, ang Ama ang gumagawa noon. And verse 11, sabi dyan, Believe me that I am in the Father and the Father in me, or else believe me for the sake of the works themselves. So ano daw? Maniwala kayo talaga sa akin. Ako nga ito. Na sumasa akin niya ang Ama. So, kung ayaw niyang maniwala, sabi niya, maniwala na lang kayo dahil sa mga gawa ko. Kasi nga kung tao lang siya mismo, hindi niya magagawa yung mga miracles na ginawa niya nung nandito siya sa lupa. Pero dahil ang Ama, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang sumasa kanya, kaya nagawa siya miracles through the Father. So dahil siya mismo yun. Ang daming miracles na ginawa niya. Di ko ba kaya lang nasabi ng Lord, nalulungkot ang Lord kasi maraming hindi naniniwala sa Kanya. So now, maraming hindi naniniwala sa Kanya bilang Diyos. Yan po. Yan po yung katotohanan na dapat nating paniwalaan. Ang Diyos Ama ay nahayag sa laman
sa katauhan ni Kristo na kay Jesus mismo, na kay Jesus mismo ang Diyos Ama. Sabi sa 2 Corinthians 5:19, that is that God was in Christ. Nasaan ang Diyos? Na kay Kristo, reconciling the world to himself, not imputing their trespasses to them, and has committed to us the word of reconciliation. So bakit siya nagsuklob ng laman? Bakit ang Ama na Espiritu ay kailangang magkatawang tao? Napo? Sapagkat mahal niya tayong lahat. Mahal niya ang tao. Ayaw niya po na na tayo po ay makahangak. Yan po yung dahilan. Kaya sabi, reconciling the world to himself through our Lord Jesus. Para mapanumbalik sa kanya ang tao, kailangan niyang magkatawang tao. Para tao sa tao na yung nag-uusap. Opo, kasi talagang naman hindi niya magagawa yung po. In the spirit po siya, di ba? Kaya kailangan niyang magkatawang tao. At anong ginawa niya? Ibinilang niya tayong kaibigan sa pamantang tayo ay makipag-commit sa kanya, nakipag-reconcile tayo sa kanya, hindi niya na tayo inaring kaaway. Nilimot na ng Diyos ang lahat ang ating mga kasalanan. Dapat po, we believe and obey the gospel. Yan po yun. Yan po yung gospel of salvation ng Panginoon. Na dahil naniwala tayo, yung iba hindi naniniwala sa kanya, pero tayo naniwala tayo, tinanggap natin, sumunod tayo, sinunod natin yung tayo ay nag-repent, tayo ay nagpa-baptize in Jesus' name, kaya tayo tumanggap ng banal na Espiritu Santo. So yun po, the Lord Jesus ang nag-iisang Diyos. Siya yung Panginoon at tagapagligtas. Sapagkat sabi nga po sa Colossians 2:9, for in Him dwells all the fullness of the Godhead bodily. Nasa Kanya lahat. Nasa Lord Jesus lamang yung buong kalikasan nang siya'y maging tao. Yung buong kalikasan ng Diyos nasa Kanya. Nako, dahil siya nga yung Diyos. Hindi naman pwede magpanggap lang siya na Diyos. Di ko ba? So, nasa Kanya lahat yung buong kalikasan. Kaya nung nandito po siya, 100% siya ang Diyos, 100% siya ang tao. Nung kumarito siya sa daigdig. Kaya nawa po, naunawaan po natin ang nag-iisang katotohanan. Yun po yung katotohanan na ang Diyos ay nag-iisa lamang. At sa pamamagitan ng pakikipag-isa natin sa ating Panginoon, naging ganap ang buhay natin. Bakit? Tinanggap natin yung Diyos eh. Tinanggap natin ang Lord. Kaya nasa atin na po yung fullness, yung ganap na buhay. Sapagkat nasa Panginoon mismo, all the power and authority. Kaya kinanta natin, He's worthy of glory, He's worthy of power. Kasi nasa Kanya naman lahat talaga yung power. So ito po yung last verse natin, makikita sa Colossians 2:10. At dahil sa inyong pakikipag-isa sa Kanya, naging ganap ang inyong buhay. Di po ba? Yun yung napakaganda doon. Nakipag-isa tayo, so ganap na po yung ating buhay. Sakop niya ang lahat ng kapangyarihan at kapamahalaan. Sabi po sa English, and yun po yun. And you have been given fullness in Christ. Nasa atin na po ang kabuuan ng ating Panginoon. Kaya only Jesus has the power and authority because Jesus is God Himself. Nakuha po ba natin yan? Naintindihan po baka natin ang pinag-aralan natin ngayon? Maikli lang po yan, pero yan po ang katotohanan na dapat pong alam natin. So recap nga po natin yung pinag-aralan natin. Pakisagot nga po ang tanong, what is God? Ano po? What is God?
How many gods are there? One. Who is that one god? The Father. The I don't know. Father. The Father. The Father. Oh, if God is the Father, what is his name? Jesus. And how did Jesus turn out to be God the Father? God? Ay, di alam no. God was manifested in the flesh through Jesus Christ. Yun po yung sagot doon. God was manifested in the flesh through Jesus Christ. Ayan. Siya po ay nagkatawang tao sa pamamagitan ng Panginoong Jesus. Kaya po, yun na. Kaya doon nangyari na si Jesus ay naging God the Father. Yeah. So, ayaw ng Lord na papunta po tayo sa impyerno. Kaya gumawa po siya ng isang bagay na mahirap paniwalaan o ng bagay na imposible. Pero sa lahat ng nagbukas ng kanyang puso, tulad ng ginawa natin, walang imposible. Kaya natin maunawaan. Bakit po? Napakadali naman talaga eh kung gusto natin unawain. Kaya lang nagiging mahirap pag ayaw natin unawain. Pilit natin yung gusto natin. Yun po. Bakit po? Sa Panginoon, wala namang imposible. All things are possible with God. Kaya kaya niyang gawin kahit ano. Espiritu siya, kaya niyang pumasok sa katawan ni Mary. Kaya po, nag-conceive si Mary. Yun po. Kaya po, naging katawan. Kaya po siya naging tao. Yan. At kung meron pa po sa inyo dyan na hindi pa po nakakakilala sa Lord, hindi pa talaga tinatanggap ang Panginoon. So it's about time para po talaga isuko natin ang ating buhay sa Panginoon. Dahil siya lang po yung ating tagapagligtas at wala na pong iba. Yan. Kaunawaan po ba ninyo ang ating pinag-aralan ngayon? Hello po. Naunawaan na po natin. Kaya na po natin sagutin yan pag may magtatanong sa atin. Ilan ang Diyos? Amen. Oh, yan. Gerard po. Sige po, tayo na po ay basahin na po natin ang Psalms 91. Pwede po kayo na po, kayong lahat para po mabasa na po natin ang Psalms 91. Meron po ba kayong prayer request para mamaya maipag-pray po natin. Sabay-sabay po tayo. Brother Angge, pakipangunahan. Awit 91:1. Siyang naghahangad ng pagtukop ng kataas-taasan. At natiling natin ang mga pangarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon, buong katahanan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tayong pong pinagtiwalaan. 3. Ikaw ay liligtas niya sa panganib, sa umang nabipat, at kahit anumang mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa ilim ng kanyang malabay na pakpak, sa kalingan niya, nangitibiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya kung pagsasanggalang pagkat siya ay tapat. 5. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay, maging sa gagawin, bigla ang pag-usog pagsapit ng araw. Ni sa ano pa mang darating na salot pagkagat ng dilim, di ka matatakot sa sama ng araw kung dumating. 7. Kahit na mabuhay sa iyong harapan ang 10,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000, di ka matatakot at natitiyak mong di ka maano. Ika'y nagmamasid at sa panunood iyong mamasda, iyong masama ay makikita mo pinarurusahan. 9. At ang pinili mo mag-iingat sa iyo'y tataasan. At walang baratal kahit anong uring paghihirap sa iyong kahan. 11. Maraming anghel, ilang susubaybay, ay saan ako isang maparoon, tiyak. Sa kanilang palad ay tatayo ba't silang magtataas nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matala. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na mapagsik, di ka maano sa mga pitiyentit leong mababangin. Ang sabi ng Diyos, aking binigtas ang tapat sa akin.
at iingatan ko ang sinumang tao na ako'y titirin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung ay hilahin ay sasakuloan. At isa ay pararamdaman. Sila'y bibigyan ko at gagandang tulaan ng mahabang buhay at nakatitiyak ng tatangoy nila at kaligtas. At po natin ang Panginoon, glory to God, salamat.